Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nahuli kam sa Makati ang panibagong away kalsada sangkot ang isang pulis. Bumunot ng baril at sinaktan pa umano ng pulis Pasay ang nakaalitan niyang rider na nagpakilala namang retired army personnel. Nirelieve na sa pwesto ang pulis na pa-report na raw sa kanyang duty nang mahuli ka mang gulo. Sinibak na rin sa pwesto ang substation commander ng Makati City Police dahil sa pagiging maluwag umano nito sa imbestigasyon. Nakatutok si Cedric Castillo. Matapos mag-viral sa social media ang paglalabas at pagkakasa ng baril ng isang dating pulis sa harap ng isang nakagiriang siklista sa Quezon City. Viral naman ngayon ang videong ito nakuha naman sa Makati kung saan makikitang kinukubabawan ng isang lalaking nakaputing t-shirt ang isang rider na naka-helmet habang pinipwersa ng lalaking nakaputi ang kanyang tuhod at binti sa rider. Makikita sa kanan niyang kamay ang isang baril. Makikita rin na tila may kinuha ang kaliwa niyang kamay sa tagiliran ng nakahigang kaalitan. Ayon mismo sa Pasay City Police, tauhan nila ang lalaking nakaputi na nasa Makati raw noon at pa-report pa lang sa duty. Kinilala siyang si Police Staff Sergeant Marson Dolipas. Nagsimula raw ang lahat sa gitgitan sa kalsada. Papasok po siya sa Arnais Substation under po ng Pasay, nang bigla na lang siyang ikat ng isang motorcycle rider. Ngayon, nung kinat siya, siyempre inabol niya at para malaman na mali yung ginawa ng rider at kamunti kasi siyang mabangga. Ayon pa sa pulisya, may dala rin daw baril ang nakaalitan ni Dolipas. Habang kinukonfront niya, nag-dirty finger pa ito at minura siya. At ang ano pa rito, akmang bubunutan siya ng baril. Kaya ang ginawa ng pulis natin, may presence of mind. Di nakma yung kamay nito at nagpambuno na sila. Ngayon, para maprotektahan niya yung kanyang sarili. Ang rider na naka-helmet sa video, kinilalang si Angelito Rencio, na nagpakilala raw bilang isang retired Army Intelligence personnel. Nagpakita raw ito ng ID habang nasa Makati Police Substation 3 at nakiusap di umanong makauwi para kunin ang papeles ng kanyang baril, bagay na pinagbigyan naman daw ng mga pulis. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng pulis na si Dolipas at di umanoy retired Army na si Rencio. Pero ayon sa NCRPO, nirelieve muna sa pwesto si Dolipas at inilipat sa Admin Holding Unit ng Pasay City Police habang iniimbestigahan ng Makati Police ang kanyang versyon ng mga pangyayari. Kung totoo rin yung sinabi niya, nakita niya ang baril in plain view, it's the duty of police officer na yung tinatawag natin na mala prohibita. So once na may nakita, ang automatic na kwan dyan is check-in kung anong authority talaga to possess firearms. Pero si PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. may tanong kung bakit pinayagang makauwi agad si Rencio. Pwedeng pakawalan kung makita naman na legitimate lahat yung papel. So yun ang gusto natin makita. Pero yun nga, nakita natin isang ID lang na di ko lang maalala. Parang it's not convincing for me. Tinanggal na sa pwesto ang commander ng Makati City Police Substation 3 dahil sa pagpayag na makauwi ang nagpakilalang retired army. Sila po ay kakailan po ng administrative charges. Yung desk officer po for negligence dahil hinayaan niya po umuwi. At dito naman po si Captain Mabait para po sa command responsibility. Ayon naman sa Philippine Army, hindi nila tauhan si Rencio. There seems to be no record. Usually kahit po nag-retire yan, meron po kaming records na pwede namin ma-validate. Yung initial report po natin sa Army Reservist, hindi po siya reservist ng Army. And we do not condone such actions. Bawal po yung ginagawa nila. Makikipagtulungan po ang Philippine Army kung kinakailangan po. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, nakatutok, 24 Oras. Apat pang warehouse sa Bokawe at Balagtas sa Bulacan ang sinalakay na at ipinakandado ng Bureau of Customs. Bukod kasi sa pag-iimbak umano ng mahigit 400 milyong pisong halaga ng bigas.
Nasabat din sa bodega ang sako-sakong palay na inaagiw na. Nakatutok si June Veneracion. Kasunod ng utos ng Pangulo na paigtingin ang raid sa mga bodegang nagtatago ng bigas para manipulahin ang presyo nito. Apat na panibagong warehouse sa Bukawi at Balagtas, Bulacan ang niraid ng Bureau of Customs ngayong araw. Suma total, mahigit 400 milyon pesos na commercial rice ang nakita sa mga bodega. At gaya ng raid nung nakarang linggo, kasama muli sa operasyon ng ilang leader ng Kongreso. Isa-isa natin yan, kung sino nag-import at sino nag-hoard at sino nag-profiteer. Kasi economic sabotage yan, ha? Alam mo, hindi bailable yan, unbailable yan. Kaya mag-ingat na kayo, nagbabantay kami. Bukod sa 100,000 sako ng commercial rice, na-discovery rin sa raid ang 60,000 na sako ng palay na inaagiw at inaalikabok na. Indikasyon, sabi ng Bureau of Customs, na matagal nang naka-imbak ang mga ito. Di tulad ng bigas, mas matagal masira ang palay. Kaya pwede rin daw mas matagal na itago. Ngayon lang daw nangyari sa raid ng customs na ganito kadaming palay ang dinet ng nakatago. Ang duda po talaga natin is ginigiling po nila pag medyo mataas na yung presyo. Saka lang ilalabas sa market. Itinanggi ng mga warehouse manager na may illegal silang ginagawa. Palay talaga, pagka kailangan, gigilingin. Pero pag hindi naman, halo pag walang bayar, di pwedeng gilingin. Kasi maistakutuhin lang din yun. We're open man, wala naman kami tinatago. So may dokumento kami, lahat po ito bagong dating na talagang nire-release namin. Ikinandado ang apat na bodega habang hinihintay pa ng customs sa mga dokumento mula sa mga may-ari para patunayan na legal ang kanilang mga bigas sa loob ng 15 araw. Pero sa ganitong sitwasyon, ang mga manggagawa na arawan lang ang kita ang talagang maslihado. Kakapasok ko nga lang po dito eh. Wala na naman trabaho, wala naman po sigurong magagawa. Gobyerno po may gusto niyan. Hindi namin alam po ilang araw yan. Ito lang po inaasahan namin eh. Kung mabilis na makapagbibigay ng mga dokumento ang mga may-ari, mabilis naman daw silang makapagbubukas muli, sabi ng customs. Pero kung mapatunayang smuggled o dinaya ang importasyon, kukumpiskahin daw ng gobyerno ang bigas at idudunay sa Department of Social Welfare and Development at Department of Agriculture. Pag ito binaba at na-distributor sa mga kadiwa stores, sigurado kong malaking tulong po sa ating mga mamaya. At the same time, it will be a stern warning for to all our other traders, rice mills. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Sa pagpapatuloy na imbisigasyon sa Senado sa pagbaril ng mga pulis na botas sa 17 anyos na si Jemboy Baltazar, lumabas ang ilan pa umanong pagkukulan ng pulisya at kabilang dyan ang pag-uutos daw sa kasama ni Jemboy na sabihin may dala itong baril at droga. Nakatutok, si Sandra Ginaldo. Humarap sa pagdinig sa Senado ang kaibigan ni Jemboy Baltazar na huli niyang kasama bago mapatay ng mga pulis na botas sa maling akala noong August 2. Sa pamamagitan ng video conferencing, sinabi nito sa Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, naglilinis sila ng bangka ng paputukan ng mga pulis. Nang mahulog daw si Jemboy sa tubig, nagpatuloy umano ang pagpapaputok ng mga pulis. Kwento pa ng menor de edad na kaibigan ni Jemboy, nang dalhin daw siya sa presinto. Binuntok po nila sa mga tagiliran ko po. Inano ka sa tagiliran? Suntok po. Sinuntok ka sa tagiliran? Ilang beses ka sinuntok? Ilang beses lang po, pero malalakas po. Ilan? Ilang beses lang po, pero malalakas po yung suntok. Tatlong beses kang sinuntok ng malakas sa tagiliran. Pinahilera ni Committee Chairman Senador Bato de la Rosa ang 69 na pulis na kasama sa operasyon para maituro ang nanakit sa kanya. Wala po dyan, ma'am. Wala? Wala po. Sinong maliit sa inyo? May bigote po siya. Maliit at may bigote. Kilala po ni Captain Carpio. Itinanggi naman ito ni Police Captain Mark Joseph Carpio, ang team leader ng mga pulis. No sir, wala pong may bigoting pulis sa amin. Okay, asset. Wala rin po akong asset, sir. Sinabi rin ng testigo na pinasasabi umano sa kanya ni Carpio na merong dalang droga at baril si Jemboy. Binago rin umano na investigador ang kwentong nilalaman ng affidavit na pinapirmahan sa kanya.
itinanggi ng mga sangkot na pulis ang mga paratang na ito. Nag-init naman ang ulo ng ilang senador nang lumabas sa pagdinig na walang video mula sa body-worn camera na suot ng isang pulis sa operasyon dahil hindi umano ito napindot para makapag-record. Ang ano lang sa amin, sir, binigay sa amin yung naka-on lang po. Hindi mo pinindot? Hindi ko na po napindot, sir. Bakit hindi mo pinindot? Hindi ko naman po alam kung paano i-operate yung sir eh. Talagang sinadya mo na hindi mag-record. Hindi po, Your Honor. Pwede raw naman mag-live streaming ang camera para mapanood sa kanilang estasyon. Ang kaso, wala naman daw nakamonitor ng mga oras na yun. Ni hindi daw alam ng kustodya ng camera na merong nagaganap na operasyon. Anong ginagawa mo noon? Gumagawa po ng presentation. Hindi po namin minomonitor ng 24 hours talaga yun. Mahiya na lang kayo sa mga pamilya ni Jemboy. Please naman, hot pursuit operation, di ba? Sabi nyo, inaaresto nyo si Mr. Bolivar, di ba? Yung lahat ng explanation nyo ay mga hindi katanggap-tanggap. Mga pulis pa naman kayo. Sayang. Sayang ang sweldo ng gobyerno sa atin. Nauna nang sinabi ng pulisya na mistaken identity ang nangyari dahil ang tunay na pakay nila noon ay arestuhin ng suspect na si Reynaldo Bolivar. Sinabi rin nilang hindi umano nila nakita si Jemboy sa bangka. Ipinakita ni Senadora Risa Ontiveros ang litrato raw ng bangka na may marka ng dugo na palatandaan aniya na sa bangka tinamaan si Jemboy. Humarap din sa pagdinig ang kapatid ni Jemboy na si Jessa at tiyuhin na si Nicanor Guillermo. Sinabi nilang pinagbawalan sila ng mga pulis na hanapin si Jemboy sa tubig na posible raw sanang nakapagligtas pa rito. Nababahala rin daw ang pamilya ni Jemboy para sa kanilang kaligtasan. Dito ay magkakalaban. May lamit lang namin yung puno patutuhapnan. Dalawa na naman po kami lalaban sa sigabi ko. Yung pera-pera lang wala. Dahil kami nga po yung mga naghahanap buhay na inahanap pa namin yung pinabubuhay namin. Dahil mangingisda lang po kami. Lumalabas sa maraming pagsisinungaling at pag-iiwas nung hearing na may conflict of interest. Ah, at kaya ganyang kaimportante ang papel ng IAS, yung Internal Affairs Service, para may parang internal ombudsman sa loob ng PNP. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Muling naging super typhoon ang bagyong Goring. Inaasahan na itong lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Anumang oras pero dahil sa malakas na ulang ibinuhos ng bagyo, nagpaapaaw-paaw ito ng ilang ilog at nagkaroon ng mga pagbaha. Nakatutok live si Ivy Hernando ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Ivy. Emil, hindi tulad ng bagyong Egay na tuloy-tuloy ang malakas sa pag-ulan sa buong Ilocos Sur. Ngayon sa bagyong Goring, pabugso-bugso ang ulan pero nagdudulot naman ito ng mapaminsalang pagguho ng lupa sa lalawigan. Muling nilamon ng umapaw na ilog ang ilang bahagi ng lupa sa Sitio Curucudan, Barangay Forte sa Kawayan, Ilocos Sur dahil sa pagulang dulot ng bagyong Goring. Noong nagdaang bagyong Egay pa, nagsimula ang pagguho sa bukana ng ilog pero hindi pa rin lumilikas ang mga residente. Ang kayo agda, nagtay, lalo kitsango yung mismo dito sa bangan? Ang pebe lang, ma'am. Kanyo kayat nga lumikas tay? Kalma. Ang pamilya ni Tatay Joselito na isang di pa lang ang pagitan sa ilog, sa gabi lang daw lumilikas. Nerwam kami. Pero kasparigan nga talaga nga tinagin na dito. Ang kapilitan na nga umalis kami. Inopen niyang delta para lalabas yung tubig from Mestizo River. Ang nangyari is masyadong lumaki. So, naapektuhan yung mga residente dun sa may Sitio Curucudan. Although nagpasanbaging naman na sila mayor dyan. Inabisuhan na raw ang mga barangay official na magsagawa ng preemptive evacuation bago patuluyang umapaw ang ilog. Samantala, matataas pa rin ang alon sa dagat. Kaya ang mga mangingisda, dinala na sa ligtas na lugar ang kanilang mga bangka at balsa. Ito ang tubig baha na naipon mula sa pagulan kahapon August 29. Tumigil man ang ulan, hindi pa rin humuhupa dahil sa mga baradong kanal. Ayon sa pamunuan ng eskwelahan, modular learning muna ang ipatutupad hanggat hindi humuhupa ang baha.
Binabantayan din ng mga otoridad ang kalagayan ng mga residenteng malapit sa ilog sa Lawag City. Ang ilang kabayan, inabot na rin ng tubig. May mga naitala namang landslide sa Pagudpud. Baha naman ang Namerwisyo sa Batac City. May mga lumikas na dahil sa pag-apaw ng Kiawit River. Gayun din sa bayan ng Santa Teresita at Gataran sa Cagayan. May mga paaralang lubog sa tubig. Naputol din ang supply ng kuryente sa 21 barangay. Sa ngayon po ay nagkukulit pa lang po tayo ng mga dagos, pero ang estimate ko po abot po ulit ng mga daan-daan milyon katulad po noong dating bagyo po ulit na Egay. Nararanasan ang pabugso-bugsong pagulan sa Batanes. May mga inilikas sa bayan ng Ivana at Basco. Emil, kaninang tanghali, may 8 pamilya na inilikas sa Vigan City, Bantay at Narvacan. May mga naitalang landslide at nag-overflow na spillway sa upland at sa bayan ng Sinait, pero passable pa naman ang lahat ng national at provincial roads. Samantala, ayon sa PDRRMC, may naitalang buhawi sa bayan ng San Ildefonso kanina pasado alas 2 ng hapon kung saan isang bahay ang napinsala. Emil? Maraming salamat, Ivy Hernando ng GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Sa pagbabalik ng BRP Laguna na nagsagawa ng resupply mission sa Pagasa Island, bitbit nito ang kwento kung paano raw sila binuntutan ng Chinese Navy warship. Nakatutok si Joseph Mono. Dumating na kaninang umaga ang BRP Laguna na nagdala ng panibagong supply sa Pagasa Island noong isang linggo. Dala ang kwento kung paano ito binuntutan ng Chinese Navy Warship 630 sa layo lamang na 600 yards. Pinakamalapit na raw ito ng pagdikit ng China sa ating barko. Kinundi na ito ng Armed Forces of the Philippines. Hindi lamang naman daw kasi resupply mission ang ginagawa ng mga barko ng Philippine Navy. Ang mga barkong katulad nito ng Philippine Navy ang inaasahan ng mga residente ng Pag-asa para makapunta doon o kaya naman ay makabalik dito sa Puerto Princesa. Ayon sa Western Command, dadalasan na nila yung pag-shuttle ng mga residente gamit ang kanilang mga barko. Pero nananatili itong hamon lalo't hindi lamang mga Navy ships ng China ang nakantabay sa West Philippine Sea. Kahit ang umuno yung mga naglalaki hanggang kampangisda o mga militia ng China. Noong nakaraang araw, nakita ng teknolohiyang gamit ng maritime security expert na si Ray Powell ang mga Chinese militia sa may Sabina Shoal na malapit sa Recto Bank sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Naroon din ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard. It looked like they were rafted up at Sabina Shoal. And so I expect that's probably what the Philippine Coast Guard was interested in when I saw two of their ships out at Sabina Shoal within the last 48 hours. Nung pumunta ako sa Pag-asa, kitang-kita mo yung Chinese Coast Guard, malapit dun sa dulo ng runway natin. And sa paligid, maraming mga Chinese militia. So yun nga po ang panawagan natin, ano, that China should respect our exclusive economic zone. Huwag nilang harangan yung ating mga fisher folks. Hindi naman natin talaga sila pinapaalis eh. Pabor din daw si Browner sa mga panukala ng ilang security analyst na magsagawa ng mga pinagsanib na civic mission ng Pilipinas at Amerika sa Pag-asa Island. That would be very good. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Sa gitna ng tag-ulan, naging mainit na usapin ang isyu ng El Nino na nagbabadyang makakaapekto lalo na sa sektor ng agrikultura. Pero ang dati nang kinakaharap na problema ng mga magsasaka, posible pa raw palalain ng nagbabagong klima. At para sa ating Climate Change Special Report Series, tampok muli ang isang ulat mula sa GMA Integrated News Weather Center. At ihatid yan ni Maureen Shrivers. Mga palayang natuyot, nasunog at nagkabitak-bitak dahil sa init, namatay at wala ring napakinabangan sa mga pananim. Ilan lang yan sa mga epektong dulot ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa noong 2019. Sa loob lang ng 7 buwan, halos 8 billion pesos ang naging pinsala sa agrikultura pa lang.
51 local government units ang isinailalim noon sa state of calamity. Medyo matindi yung ating habagat noon. Meron tayong mga bagyo na matitindi kagaya ni Ompong at saka ni Usman. Pero teka, ano nga ba ulit ang El Nino? Ayon sa mga eksperto, ito ang abnormal na pag-init ng temperatura ng karagatan sa Central at Eastern Tropical Pacific Ocean. So ganito, isipin ninyo na parang nagkalagnat yung dagat Pasipiko. At yung pag-init na yon, eh nag-uuwi ng extreme weather patterns na nagdadala ng either tagtuyot or malalakas na pag-ulan. Ang El Nino ay posibleng mag-prolong yan at posibleng ito ay aabot hanggang first quarter ng 2024. Sa muling pag-iral ng El Nino sa bansa, Mindanao raw ang tinatayang pinakamaapektuhan ayon sa PAGASA. Sa normal na panahon kasi, mas konti na ang ulan sa Mindanao kumpara sa buong bansa. Kukunti na nga ang natatanggap niya, mas posible pang mabawasan na pwede mauwi sa dry spell and drought. Kahit sa pinakamalakas na El Nino ng 20th century noong 1997 to 1998, kasama ang Mindanao sa pinakanapinsala. Kaya ganun na lang ang pangamba ng ilang naapektuhan ng El Nino noon, partikular sa Zamboanga Peninsula region, kung saan mahigit 300 million pesos ang halaga ng pinsala. Mga kapuso, samahan niyo po ako puntahan ng isa sa mga probinsya na lubos na naapektuhan ng El Nino noong 2019 dito sa Zamboanga Peninsula, ang Zamboanga, Sibugay. Dito ko nakilala ang magsasakang si Julius, na nanuyot ang mga tanim na palay noong 2019. Yung nang El Nino, ma'am, yung mga palay maliliit pa, hindi nakatubo kasi naanuhan na siya ng init tapos hindi na nakabunga. Hindi na niya nabawi ang hanggang 15,000 pesos na puhunan at napilitan na lang siyang magtanim ng munggo. Ngayon naman, dahil din sa maagang paramdam ng El Nino, imbis na Mayo ay Hulyo na sila nakapagsimulang magtanim. Kailangan namin mang ulan kasi kung walang ulan, ma'am, hindi kami makapagtanim ng palay kasi hindi ito malalagyan ng tubig. Naurong din sa Setyembre ang pag-aani. Posible rin na di raw niya maabot ang target na 60 sako ng bigas dahil nagsisimula ng matuyot ang bahagi ng sakahan. Kailangan bulto yung tubig niya dito, ma'am, para hindi na siya madaling mamatay. Ito yung sinasabi kanina ni Kuya Julius na nanunuyot na yung palay nila and talaga makikita naman natin yung mga lupa eh wala na nga siyang hydration. Sa ngayon, naghahanda na ang Department of Agriculture sa Zamboanga Peninsula. 75% to 80%, we are really prepared for that. Halimbawa, yung pagbibili ng itong drought-resistant varieties, yung mga open pollinated varieties for corn, at saka yung mga drought resistance din na mga ating vegetable seeds. May regular na rain cloud seeding para matugunan ang kakulangan sa patubig. Habang ang Pangulo, nitong Mayo lang ay iniutos na ang pagbuo sa grupong kikilos para maibsan ang epekto ng El Nino sa bansa. Kabilang sa binigyang diin ang mga paraan ng mga ahensya para makatipid ng tubig. Pero higit na sa epekto lang ang binabantayan ngayon ng gobyerno. Dito sa Climate Change Commission, we already have the National Climate Change Action Plan kung paano mapaghandaan ng ating pamahalaan at ng ating mga komunidad ang iba't ibang hamon ng climate change. Ayon kasi sa ilang pag-aaral, pinalalala pa ang El Nino ng nagbabagong klima o climate change. Mas umiikli na lang yung return period ng mga strong El Nino events, which is more intense and more severe. Kada 2 hanggang 7 taon talaga ang dapat na pagitan ng El Ninong nakakaapekto sa Pilipinas ayon sa PAGASA. At kada 10 hanggang 15 taon naman ang pag-iral ng malakas o strong El Nino. Pero may pagkakataon na 1 taon lang ang pagitan ng El Ninong naranasan sa bansa. At nasa 5 taon lang ang naging pagitan ng magkasunod na strong El Nino noong 2009 hanggang 2010 at 2015 hanggang 2016. At kung lalong patindi ng patindi ang El Nino dahil dyan, what happens next, nababawasan ang lugar na posibleng pagtataniman, nababawasan ang soil moisture.
baka sa susunod, hindi lang mga magsasaka ang hindi na makaagapay, kundi ang hapag at bulsa ng mga Pilipino. May domino effect siya across the economy and the nation. Para sa GMA Integrated News, ako si Maureen Shrivers, nakatutok 24 oras. Kaugnay naman sa Away Kalsada sa Quezon City, nagain ang courtesy resignation ang direktor ng Quezon City Police District. Kasunod yan ang pagbatiko sa pagpapapresko ng hepe, kasama ang dating pulis na nanakita at nagkasapa ng baril sa nakaalitan niyang siklista. Inilabas na rin ang ilang bahagi ng CCTV sa insidente na tinutukan ni Chino Gaston. Binatikos ang hepe ng Quezon City Police dahil sa press conference na ito noong Linggo, kung saan katabi pa niyang humarap sa media ang dating pulis na si Wilfredo Gonzalez. Si Gonzalez ang nakunan sa viral video na nanakit at nagkasapa ng baril sa siklistang nakaalitan sa kalye. Ang sabi ng ilan, special treatment daw ito. Kanina nagsumite na ng courtesy resignation si QCPD Director Nicolas Torre III. Pag-aaralan pa raw ng PNP ang isinumiting resignation letter ni Torre. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., mag-uusap pa sila ni DILG Secretary Benhur Abalos at Quezon City Mayor Joy Belmonte bago ito tanggapin. Sinusubukan pa naming kuhanan ng panig si Torre tungkol sa kanyang resignation, pero hindi niya sinasagot ang aming mga tawag o text messages. I have to talk with him muna, although I salute his gesture of parang some sort of delikadesa Nakita naman natin marami siyang nagawang maganda sa Quezon City. Sa isang pahayag, sinabi ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na nirerespeto niya ang desisyon ni Torre at nagpasalamat sa kanya. Sabi ni Belmonte, sa mga unang pumuna sa nangyari sa siklista, itutuloy daw nila ang fair at unbiased na investigasyon ukol sa insidente. Ngayong araw, inilabas din naman ng cycling advocate na si Attorney Raymond Fortun ang nakuha niyang CCTV ng mismong insidente. Kita dito ang mga nangyari pagkatapos ng mga nakuha ng tagpo sa viral video. Makikita dito ang patuloy na pagtatalo ng siklista at ni Gonzalez hanggang sa hinila ni Gonzalez ang bisikleta patabi sa kalsada. Dito makikitang tila dinuro muli ni Gonzalez ang siklista. Ang lumalabas is that meron pa palang iba pang pananakit na ginawa itong si Mr. Gonzalez. Sinapok niya dito sa left shoulder yung siklista. The abuse of power, no, is clearly there. Ngunit taliraw ang kanilang kamay para isulong ang kaso dahil hanggang ngayon ay hindi na raw gustong magsampa ng reklamo ang siklista. Kahapon ay file na ng QCPD ang reklamong alarm and scandal sa Quezon City Fiscal's Office laban kay Gonzalez na may parusang isa hanggang 30 araw na pagkabilanggo o multang hanggang 40,000 pesos. Samantala, nagsumite na ng resolusyon sa House of Representatives at Senado para imbestigahan ang insidente. Ipapatawag din daw si Wilfredo Gonzalez sa hearing nito sa Senado. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasabay ng unti-unting paglabas sa Philippine Area of Responsibility ng Super Bagyong Guring, ang paglapit naman sa par ng isa pang bagyo na tatawagin sa local name na Hana. Dahil pa rin sa Bagyong Guring, nakataas ang signal number 1 sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, northern portion ng Apayao at northwestern portion ng Cagayan. Posible pa rin maranasan dyan ang malakas na bugso ng hangin na may kasamang pag-ulan. Sa layong 185 kilometers kanlura ng Itbay at Batanes, huling namataan ang mata ng Super Typhoon Guring. Taglay po nito ang lakas ng hangin na 195 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 240 kilometers per hour. Pa west-northwest ang pagkilos nito sa bilis na 15 kilometers per hour. Ayon sa pag-asa, ngayong gabi o bukas ng umaga, inaasahang lalabas na ng par ang Bagyong Guring. Pero mga kapuso, kasabay niyan ay posibleng pumasok din sa par yung isa pang bagyo na tatawagin natin na Bagyong Hana. Sa ngayon, mananatiling mababa ang posibilidad na tumama o maglandfall ang nasabing bagyo at posibleng sa may gilid lang ng par dumaan. Pero huwag pa rin magpakampante dahil pagkatapos ng Bagyong Guring, ito namang magiging Bagyong Hana ang posibleng humatak o magpalakas sa habagat sa kaya magpapatuloy ho ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa sa mga susunod na araw.
Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang malaking bahagi na ng Luzon ang uulanin, lalo na ang western section. Magpapatuloy huyan sa hapon at may mga pag-ulan na rin sa Cagayan Valley at sa ilang bahagi ng Central Luzon. May heavy to intense rains na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide, kaya maging alerto po mga kapuso. Sa Visayas naman, halos buong araw pa rin ang pag-ulan sa Panay Island at Negros Provinces. Para sa mga taga Mindanao naman ho, good news dahil mababa ang tsansa ng ulan sa umaga. Pero sa hapon, may mga kalat-kalat na naulan sa ilang bahagi ng Northern Mindanao, Caraga at sa may Zamboanga Peninsula. Sa Metro Manila, hindi pa rin ho inaalis ang posibilidad ng ulan bukas. Posibleng malawakan ang pag-ulan sa hapon at maaaring magpatuloy ho yan hanggang sa gabi. Kaya sa ating masisipag na riders, huwag hong kalimutan ang inyong mga kapote. Samantala, may nakataas pa rin na gale warning sa halos buong Luzon at Visayas, pati sa ilang bahagi ho ng Mindanao. Ang ibig sabihin ho niyan, magiging maalon at delikado pa rin pong maglayag o pumalaot. Kaya mag-ingat mga kapuso. At yan ho muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon. Bukod sa bagyong Goring, nagpaulan din ang habagat sa ilang lugar sa bansa na nagdulot ng baha at pagguho ng lupa. At nakatutok si Salima Refra. Sa gitna ng rumaragasang kulay tsokolating baha, nagtangkang tumawid ang tatlong estudyante. Sa barangay Old Gabalan sa Olongapo City. Nasa ligtas silang kalagayan nang pigilan ng ibang residente at tricycle driver. Binahari ng ilang pangunahing kalsada. Dahil sa masamang panahon, kinansela na ang klase sa lahat ng antas. Hapon, ano, kasi dito sa Olongapo, medyo malakas yung ulan ng bandang hapon gawa ng abagat na dala ni Goring. Yeah, today, mga putik na galing doon sa bundok ay cleared naman na. Nagka-landslide naman sa barangay Old Saysain sa Bagak, Bataan. Walang nasaktan mula sa pagguho at agad ding nagsagawa ng clearing operation. Laging umuulan, nababad yung lupa, bumuho po sa daan. Matibay sana yung kapit sa kawayan dahil maugat po yun. Kaya sa lakas po ng ulan, bumuho po sa yung lupa. Ramdam din ang malakas na bugso ng hangin at ulan sa Talavera Nueva Ecija. Halos mag-zero visibility pa sa ilang lugar, kaya napahinto muna ang ilang motorista. Sa Abra, umabot sa mahigit 200 pamilya ang apektado ng masamang panahon. Narigat, sir. Tad, ure no may kwala kumariti. Waig, sir. May kwala kumariti. Ayos na, tan. Basi lang atudok. Makwa dito, di natin balayan. Tuloy-tuloy naman ang clearing operation sa Bontoc Baguio Road sa Mountain Province matapos magkaroon ng rock slide. Bahagyaring tumaas ang level ng tubig sa Chico River sa Bontoc Mountain Province kasunod ng halos walang tigil na ulan kahapon. May pagguho rin sa Ifugao at sa Apayao. Sa Lemery, Batangas, nalubog sa baha ang bypass road matapos ang matinding ulan. Kahit mistulang ilog ng kalsada, may ilang motoristang sumubok pa rin suungin ang baha. Pero ang isang truck na yan, bigla na lang tumagilid. Nalusot na pala ito sa kanal na natabunan na ng baha. Uy, huwag na kayo sumugod! Ayon sa PAGASA, bagyong Goring at ang pinalalakas itong habagat pa rin ang sanhi ng mga pag-ulan na nagpabaha at nagdulot ng landslide sa iba't ibang panig ng bansa. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, nakatutok, 24 oras. Agad, inaprobahan ng House Appropriations Committee ang inihinging budget ng Office of the Vice President para sa 2024. Hindi na pinayagang makapagtanong ang ilang mababatas na balaksan ng ungkatinan tungkol sa confidential fund ng OVP. Giit ni Vice President Sara Duterte, walang irregular sa kanilang paggamit ng pondo. Nakatutok si Ian Cruz. Pagkatapos ng opening statement ni Vice President Sara Duterte at ang audiovisual presentation ng Office of the Vice President, nagmosyon na si Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos na tapusin na ng House Appropriations Committee ang pagtalakay sa OVP budget. In line with the long-standing tradition of giving the Office of the Vice President parliamentary courtesy, I move to terminate the budget of the Office of the Vice President. I object, Madam Chair. Motion duly seconded. We have a motion duly seconded for the termination of the budget of
the presentation of the Office of Vice President. At nang idaan sa botohan, nanaig ang 21 kongresista na pumobor sa motion kumpara sa tatlong makabayan Black members na tutol dito. Gusto pa sana nilang magpaliwanag ng boto pero ipinasumite na lang ito. Po hindi po tayo pumapayag sa ganitong proceedings, sino-shortcut po natin ang maanomalyang paggamit ng pondo ng Office of the Vice President in violation. Sa labas ng Nograles Hall. Ma'am, ang bilis po na approve ng budget niyo. Congrats, ma'am. Kabilang sa nais questionin ng Makabayan Block, sa 2.385 billion pesos budget, ang 500 million confidential fund ng tanggapan. Maraming dapat ipaliwanag sa taong bayan ang Office of the Vice President. Saan ba ginastos itong 125 million na confidential fund na wala naman sa budget ng 2022 GAA? Sa isang statement, sinabi ni VP Sara, wala raw irregular o hindi raw otorisado sa paggamit ng confidential fund at ang itinakdang liquidation at accomplishment reports ay naisumite na raw sa mga ahensya. Hinikayat ng BC ang Makabayan Block na itigil ang pag-alipusta sa OVP ukol sa 2022 confidential fund dahil kung wala umano sila impormasyon na magpapatunay ng maling paggamit nito. Matapos ang pagtalakay sa budget ng Office of the Vice President, isinunod agad ng Committee on Appropriations ang pagtalakay sa budget ng Department of Education na pinamumunuan din ni Vice President Sara Duterte. Base sa proposed budget para sa 2024, umaabot sa 758.60 billion pesos ang pondo. Mas mataas ito sa 721.79 billion ngayong 2023 budget. Sa tingin ni Albay Representative Edsel Lagman, hindi kasya ang budget para sa pangailangan ng 20 milyong estudyante ng basic education. Ipinasumite niya ang wish list ng DepEd. Sabay ungkat sa 150 million pesos na confidential funds ng DepEd at kung handa raw ba si Duterte na bawiin ang request para rito. There is a purpose and a need for confidential funds in the Department of Education because basic education is intertwined with national security. But of course, as we always say, we leave it to the discretion of the members of the House of Representatives and the Senate. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Mula sa ilang matataas na opisyal hanggang sa mga ordinaryong Pilipino, lahat may magandang alaala sa nag-iisang Mike Enriquez. Malungkot man dahil sa kanyang pagpanaw, marami ang nagbaliktanaw sa makulay niyang buhay. Ang hindi matatawarang kontribusyon ni Mike sa bansa, sama-sama nating balikan sa pagtutok ni Mark Salazar. May walang kinikilingan, walang pinoprotekta. Sa kanyang mahigit 50 taong karera sa broadcasting, 5 minutes to airtime. 5, 4, 3, 2. Huwag natin tatantanan. Hindi matatawaran ang iniwang tatak ng nag-iisang Mike Enriquez. Kaya naman mula sa mga pinakamakapangyarihan hanggang sa ordinaryong mamamayan, bumuhos ang pakikiramay sa pagpanaw ni Mike. Si Pangulong Bongbong Marcos tinawag si Mike na haligi ng broadcasting industry ng bansa na inilaan ang buhay sa paghahatid ng balitang walang kinikilingan. Maging ang Kongreso, inilarawan siya bilang kampyon ng mga api at inaabuso. Nagpaabot din ng pakikiramay ang ilan pa mga mambabatas na kinilala ang kontribusyon ni Mike. Maging ang kanyang minamahal na De La Salle University kung saan siya nagtapos, inalala rin ang kanyang dedikasyon sa paghahatid ng serbisyong totoo. Pati na rin ang community ng De La Salle Philippines na sama-samang binalikan ang mga prinsipyong kanyang itinaguyod at hindi malilimutang tatak na iniwan niya sa puso ng kanyang kapwa Lasallians. Sa social media, bumahari ng pakikiramay ng mga manunood na kinalakihan na ang kanyang pagbabalita mula sa radyo hanggang sa TV. Marami ang mamimiss daw ang kanyang unique na boses at paraan ng pagbabalita. Sabi nila, naging bahagi na si Mike ng kanilang almusal at hapunan. Ang ilan sinabing parang nawalan daw sila ng isang kaanak, lalo't gabi-gabi siyang napapanood sa telebisyon.
Ang kanyang star sa Eastwood Walk of Fame sa Quezon City, inalayan din ng bulaklak. Meron ding fans na dumalaw upang magbigay respeto sa kanilang idolo. Ang ilang fans, nagbaliktanaw naman sa kanyang makulay na buhay gamit ang kani-kanilang sining. May mga nag-recreate ng kanyang "Di namin kayo tatantanan" pose. Ganun din ang kanyang "Excuse me po." May ilan din na ginawang inspirasyon ang linya ni Mike na nag-viral nung nakaraang taon na tila ba nagkaroon ng panibagong kahulugan sa kanyang pamamaalam. Mga kapuso, uuwi na po ako. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. At maraming salamat po sa lahat sa inyo dyan na nagbigay pugay kay Mike Enriquez. Ako po si P.R. Arcangel. Para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangyo. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras. Mga kapuso, kimportante ang may alam. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.